Ika-31 ng Mayo, ang kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Huda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi, "Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba naman ako't naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Tinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas dahil isinaalang-alang niya ang abang utusan niya at mula ngayon ituturing akong mapalad ng lahat ng salinlahi. Patuloy ang kanyang awa sa mga salit-salinlahi para sa mga may pitagan sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Ipinagtabuyan ang mga taong may mapagmataas na balak. Pinatalsik niya sa luklukan ang mga makapangyarihan. Itinampok naman ang mga baliwala. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at itinaboy namang walang-wala ang mayayaman. Nilingap niya ang Israel na kanyang lingkod. Inalaala ang kanyang awa ayon sa ipinangako niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang angkan magpakailanman." Mga 3 buwang nanatili si Mariang kasama ni Elizabeth at saka nagbalik sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Huda. Napakaganda ng halimbawang ipinakikita ng Mahal na Birheng Maria sa Ebanghelyo ngayon. Nagmamadali siya sa pagbisita sa kanyang pinsang si Elizabeth. Nagmamadali siya hindi dahil nais niyang malaman kung totoo nga ba ang sinabi sa kanya ng anghel na naglilihi ang kanyang pinsan. Nagmamadali siya dahil gusto niyang makatulong. Nagmamadali siya dahil gusto niyang tupdin ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. At dahil dito, ang presensya ni Maria sa piling ni Elizabeth at Zacarias ay naging isang pambihirang pagpapala sapagkat sa tagpong ito, inilapit sila ni Maria sa Diyos na nagkatawang tao sa kanyang sinapupunan. Pagsasagawa, sa mga anong bagay ka nagmamadali? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa paggawa ng pansarili mong kagustuhan?